Praise God! Magandang gabi po sa lahat po na nanonood ngayon sa amin at sa ating pong Biyaya ng Diyos Binyan Page at October 8, 2020. At salamat pong muli. Lagi po kayong nandyan. Always excited. Kaninang hapon, nakakatawa. Meron po tayong promoter para tayong artista no? Si Tita Nori. Yeah, talaga may pag-anyaya siya sa ating mga kapatiran na manood ngayong gabi. At muli po, inaanyayahan ko po kayo, bawat isa po sa inyo, i-share nyo po ang page na ito, invite nyo po yung friends nyo, yung mga kapitbahay nyo, kapamilya nyo, at every week, marami po tayo natututunan, every week, panibagong revelation po sa atin, kahit po sa amin, kaming tatlo po, nila Sister Rachel, Sister Grace, lagi po tayong may natututunan ngayong gabi. Kaya bago po tayo magtuloy-tuloy, syempre hindi mawawala ang pagbati, ang pagbati na ating mga kasama ngayong gabing ito. Unahin po natin Sister Grace. Sister Grace, bati po kayo. Amen. A blessed evening po sa lahat. Kamusta po kayo? Namiss ko po kayong lahat. I hope and I pray na okay po kayong lahat. At samahan niyo po. Sinisigurado po namin sa inyo, kagaya po ng sinabi ni Sister Jen, napakaraming revelation po ang ipagkakaloob po sa atin ngayon ng ating Panginoon. So keep on watching po. God bless us all. Thank you. Amen. Po, Sister Grace. Ma'am C. Ayan, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. So welcome po ulit sa ating Women's Cafe Forum, yung ating Thursday date. Ayan, weekly na yan and we are very happy. Kanina pinag-uusapan namin ni Brother King, no? Paano kaya kapag magse-celebrate na daw kami ng anniversary? So hindi ko alam kung matutuwa ako kasi ganun ba katagal yung ganito? Or dahil tutuloy-tuloy po natin yung ating program or ang ating kwentuhan every Thursday. So tulad ng sinabi ni Sister Jen and ni Sister Grace, samahan niyo po kami for the next hour at marami na naman po tayong matututunan ngayong gabi. So good evening everyone and God bless you all po. Ayan, magandang gabi po muli sa lahat ng mga nanonood. 10 live viewers na po tayo. At sa lahat po ng mga nanonood, sigurado excited si Tita Early. Sabi niya, exciting lagi ang topic natin for Thursday. Lagi po yan nakaabang si Tita Early po sa atin. Kaya magandang gabi, blessed evening, sabi ni Tita Early. Ayan, Sister Naina is watching. Siyempre, si Tita Nori. Yan, unang-unang nag-comment siyempre. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Alas 5 pa lang po ata, nakatutok na po sa atin si Tita Nori. Yan, salamat po Tita Nori. Siyempre, aking tatay, si Papa Noel Plaza. Yan. Brother Moore. Yan, nanonood. Siyempre, katabi ni Sister Grace. Yan, cameraman niya yan. Si Brother Moore. At batiin po natin, napakaganda po ng background ni Ma'am C po ngayon gawin ito. Mention talaga. And so, at po, handa. Masaya po. Yan, di ba po, oh, ang ganda ng background. Masaya po lagi kaming tatlo. Napakaligay pag nagkikita-kita po kami at tuloy-tuloy po tayo lagi. Iba't iba, siguro napapansin nyo, kami pong tatlo sa mga susunod pong linggo, iba rin po, magkakaroon po tayo ng mga guests pa dahil marami pa po tayong mga topics na mga suggested po na ating mga kapatiran at yung mga kapatid na pwede po ba natin pag-usapan ito. And inihahanda lang po natin yung mga ganong topic at pinaglalaanan natin din ng panahon kung paano po natin maibibigay po sa inyo ng tama at ipinapanalangin po natin sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat. Ayan, sabi ni Sister Naina, yes, we are all excited. Yan, si Tita Rosine is watching. Sister Vilma, good evening po mga mommy. Sister Rosil, gandang gabi po sa mga magagandang kababaihan ng BNDB niya. Ayan. At isa po kayo doon, Tita Rosil, sa magagandang kababaihan ng BNDB. Now we have 16 live viewers po. Ayan. Hello po. Sino po ito? Iba po ang pangalan eh. Sister Batog. Good evening po. WHYD with John. With John. Ma'am, sika, tulungan mo ko. Tama bang pagbasa ko dyan? Si John Bows. Magandang gabi, sis. Ang hirap po ng iyong pangalan. At syempre, yung aking pinsan, ito po, taga, pinsan ko po ito, taga Kabuyaw. Lagi po ito nanonood every Thursday po sa atin. Hi, Ate Mayan. Belated happy birthday po sa'yo. Yan. So, ngayong gabi, pag-uusapan po natin. Ito yung topic po natin for tonight. Ito po,
na realization ko po kasi marami po tayong pinag-usapan ng mga nakakaraan po, lalo na po yung sa ating pong about the marriage, di ba? Yung mga pinag-usapan natin tungkol sa buhay mag-asawa. At syempre, may ilan po sa atin marahil nakaramdam na nagagawa niyo yan kasi hindi ganito kasi kayo, 'di ba? Ako hindi naman ako ganyan, mahirap sa akin o minsan na nararamdaman natin sa ating sarili na na nahihirapan tayo mag-move doon sa mga ganitong pinag-usapan po natin. Kaya bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay mananalangin at pangungunahan po tayo ni Sister Rachel, ni Mamsi, sa ating po panalangin, Mamsi. Amen. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po ulit sa panibagong Thursday, O God, na ibinigay niyo po sa aming lahat. Thank you, Lord. We are doing this to glorify you, O God. Wala kaming ibang panalangin, O Lord, kundi maging pagpapala po sa lahat ng mga nakakapanood at nakakapakinig po sa amin. Muli po, kami po ay privileged dahil alam po namin na kami po ay gagamitin mo upang maging daluyan po ng iyong salita. Lord, we are nothing without you, Panginoon, and we thank you for loving us and for seeing the very best in us. Maraming pong salamat, O Lord. We give you back all the praises and all the glory in Jesus' mighty name. Amen. 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 In Jesus' mighty name. Hallelujah. Salamat, Kuya Raprap. Nanonood po si Kuya Raprap at top fan po tayo siya ng biyaya ng Diyos. Yan. Salamat, Kuya Raprap. And Nina Lilia Silva and Brother Harvey. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, ang topic po natin for tonight is parang bago natin siguro gawin yung mga natutunan natin sa mga nakakaraang topic, we should set the tone. Parang ganun po eh. Ihanda muna natin na ating sarili. Ano nga ba ako? Kaya ko bang gawin yung mga sinabi po nila? Ma'am, sinoon? Sinabi nila Sister Grace na tungkol sa aking asawa, kaya ko ba siyang mahalin, di ba? Kaya ko bang pagtagumpayan yung sa mga anak ko, mga pinagdaraan ng pagsubok? Kailangan nating maunawaan muna ngayon, babalik po tayo sa ating sarili. Ano ba ako sa harapan ng ating Panginoon? Sino ba ako sa harapan ng ating Panginoon? At ano ang pagtingin sa akin ng ating Panginoon? Yan. Kaya ngayong gabing ito, ang topic po natin sa Bob, it is entitled, You Are Authentic, You Are Unique. Yan. Ang sabi po, You Are Authentic, You Are Unique. At basahin po muna natin ang ating pong Bible verse for tonight. Ang sabi po sa Psalms 139 verse 14, samahin niyo po kami. Buksan po natin ang ating pong salita ng ating Panginoon in Psalms 139 verse 14. Ang sabi po dito, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Ayan, alam ko po. Alam, naririnig po natin yan. Lagi po natin na napapakinggan, lalo na kapag po kailangan natin ng encouragement, kailangan po natin na mapaniwalaan na tayo ginawa ng ating Panginoon, na maingat tayong inilikha ng ating Panginoon, and we are created from His image, di ba? Alam natin na tayo nilikha ng ating Panginoon mula sa kanyang wangis, gaya ng kanyang wangis, kaya babalik po tayo eh. Gusto ko pong maunawaan po ng bawat isa po sa atin. Kami pong tatlo, gusto nating malaman paano ba, bakit ba ako ginawa ng ating Panginoon? At ano ba, special ba ako sa harapan ng ating Panginoon? Amen. Authentic. Anong ibig sabihin na authentic? Authentic, ang sabi po dyan, worthy of acceptance, real and not cheap. Yeah. Di ba pag authentic? Minsan pag authentic bag, super mahal. Di ba, ma'am? Si, syempre. Original. Original. Yeah. Minsan, tayo mga babae, mahilig tayo sa bag. Di ba? Mahilig. At minsan, pinapangarap natin na sana magkaroon ako ng gantong bag. The original bag. Talagang napakamahal naman po talaga. Minsan, umabot, di ba, mga 5 digits. Talagang mahirap. Pero it is valuable, di ba? Ito po ay mahal at talaga naman pong tinitingnan ng lahat na talagang mataas ang pagtingin ng iba. Dahil ito ay valuable, it is original. At ang sabi, ano ba yung unique? Ang sabi ng unique, you are the only one without a like, wala kang katulad, di ba? You are distinct, wala kang katulad. So ginawa pala tayo ng ating Panginoon, di ba? We are fearfully and wonderfully made. Ginawa tayo ng ating Panginoon uniquely. Kung maiisip po natin, di ba, walang magkakaparehong
thumb mark po sa atin, ginagamit po yun as identification dahil wala pong magkakapareho. And that's how God made us. Tayo po yung ginawa ng ating Panginoon na magkakaiba. Tayo yung ginawa ng ating Panginoon na meron tayong may sari-sariling mga talento, may sari-sarili tayong gifts, may sari-sarili tayong kalakasan at kahinaan din as well. Kaya, wag po nating hahayaan that the enemy will try to steal na tayo po inilabelan ng ating Panginoon, we are unique, we are authentic. Dahil ang kaaway laging sinasabi sa atin, tayo italunan. Lagi ang label ng kaaway sa atin, tayo italunan. Pero kailangan nating lakaran yung kung paano tayo ginawa ng ating Panginoon. I mean, you should know that you are original, 'di ba? You are one of a kind sa harapan ng ating Panginoon, that God, you are great because God made you great. Amen. Naalala ko, eh Ma'am C, naalala ko lang po, itong unique na to na wala kang katulad, wala kang kapareho. Nung high school kasi ako, naalala ko, merong parang younger year lang na, parang pag may bago sa akin, ginagaya niya. Kunwari may bagong, nung panahon ko, may uso yung mga headband na may kulay. Nagpipink ako na headband. Tapos makikita ko siguro after a week, meron na siya. Tapos may bag akong ganun. After a week, ganun na naman. May bago na, may hayaan na syempre, maging second ka lamang. Ang laging ang gusto natin, di ba? Laging tayo ay top. Pero yung ating pong desire na yon, lagi po dating dapat lalakaran kung paano tayo dinisenyo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Do not pretend to be somebody else. Like, kunwari si Ma'am C, yan si Ma'am C, she talks very well. Napakahusay niya magsalita, napakatalino niya sa paghahayag at sa pagsalita. Diba, hindi ko kayang gayahin si Ma'am C dahil ayun yung talentong pinagalob sa kanya at Panginoon, yung gift na binigay sa kanya. Si Sister Grace, napakalovable niyan. Diba, Ma'am C, talagang everyone, talagang we love her. Kahit sino siguro, hindi pwedeng hindi mamahalin at gugustuhin si Sister Grace. That's her, that who she is, diba? Ganyan si Sister Grace. At magkaiba po kami tatlo. Pero, under God's grace, under God's love, tayo po lahat at special at ang Panginoon po tayo lahat ay pantay at Panginoon. Yan. Bago po tayo magpatuloy, syempre dagdagan po natin. Ayan. Sister Grace, meron po ba kayong maidadagdag sa ating pong pag-usapan ngayong gabing ito? Amen. Ako po, nung binigay po ni Sister Jen yung topic, yung authentic at unique, may nakita po kasi ako sa social media. Biglang pumasok po yung kakilala ko po doon na 18 years old na babae na dumaranas po siya ng depression. Kasi kinukompare niya yung sarili niya sa iba. Kasi nakikita niya yung mga achievement ng iba. Tapos, siyawa ng ganun. Hindi niya alam na we are individually special sa tingin po ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Sister Jen, we have our own identity and gift na kailangan po natin i-acknowledge at madiscover po sa bawat isa sa atin. So, ayun, kailangan lang din po siguro na wag po tayo mag-focus dun sa mga negative thoughts at wag po natin i-compare yung sarili po natin. Kasi pagpatuloy po natin i-compare yung sarili natin, yun po yung mararamdaman natin, malulungkot po tayo. Pati po dun sa mga blessing, minsan sa mga nire-receive natin blessing, may mga blessing na hindi katulad nung sa iba, na hindi yung blessing na natatanggap ni Sister Jen, ni Ma'am C, ay hindi katulad dun sa blessing. Yung parang ganun po, lagi tayong nagkakaroon ng comparison, pero dapat hindi ganun. Dapat magkaroon tayo ng contentment at enjoy po natin yung bawat blessing na pinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, we are unique at talagang special po tayo sa tingin ng ating Panginoon. At ayun nga, nilikha po niya tayo na talagang kawangis niya. Kung babasahin po natin yung Bible, napakarami pong verses na nagpapatunay po doon na kung gaano po ka-special tayo na tayo nilikha ng ating Panginoon. So, ayun po, Sister Jen. Yan, salamat po, Sister Grace, na talagang naman po, do not compare. Yan po talaga eh. Pag kinumpara mo na yung sarili mo, that's the time papasok na yung depression, doon ka na malulungkot, doon ka na maghahanap ng mga kakaiba pa. Bakit ako hindi ganito? Bakit ang pamilya ko ay napakagulo? Bakit sila? Bakit parang ang saya-saya nila? So maraming mga ganun pong mga comparison at nakikita po natin yung
at nagbibigay ng kalungkutan po sa atin. Kaya Ma'am C, kayo po, ano pong maidadagdag nyo sa ating topic for tonight? Amen. Ako po, ako siguro let us start with appreciating ourselves. So magsimula po tayo doon sa we really have to appreciate kung sino tayo, kung ano tayo, kung how we are created. Kasi sabi nga po sa Matthew, di ba? He sees you and you matter. Kasi minsan doon pumapasok yung ano eh, wala akong kwenta, hindi ako magaling. Tulad nung sinabi nyo nga, tama yun eh, very fit yun. Nung sinabi mo Sister Grace, now, if you start comparing yourself sa ibang tao, dyan napapasok lahat. Amen. Hindi natin alam na yung taong kinaiinggitan mo is feeling the same. Kasi hindi natin na-appreciate yung sarili natin. Minsan, bago kasi natin pwedeng ma-appreciate yung mga nasa paligid natin, kung ano yung meron tayo, kung sino yung meron tayo, umpisahan muna natin that we have to be really grateful and thankful na sa sarili mo. Kasi ako naniniwala ako na hindi mo talaga kayang ibigay ang isang bagay kapag wala ka nito. Yes. Alam niyo yan, if you don't appreciate yourself, it's really hard for you to appreciate other people as well. Yung genuine na appreciation na, hindi yung for the sake of appreciating na, oh, okay. Pero alam mo yung sa kaibuturan ng puso mo. So ako siguro, more than anything else, ma-appreciate ko na I am special, I am unique. Why? Because God gave me the opportunity para mabuhay. He gave me the chance para ma-enjoy tong buhay na to. So I guess yun, dun iikot siguro yung i-share ko later on. Ayan. So salamat Ma'am Sia. So tama po yun eh. Kailangan ma-appreciate muna natin yung sarili natin. The way how God made us. Diba? Hindi, siguro, start natin siguro minsan, ang first thing kasi din na nakikita natin pag humaharap tayo sa salamin, yung physical natin eh. Bakit hindi matangos ang ilong ko? Bakit hindi ako maputi? Diba? So, as long as sinasabi natin yung pangit, doon tayo mas lalulungkot eh. Pero kapag humarap ka dapat sa salamin, ang makikita mo is kung paano, ano yung maganda sa iyo, 'di ba? Doon ka magsisimula eh. Wow, ang ganda pala ng buhok ko, 'di ba? Parang nakapag-asawa ng mayaman, 'di ba? Hindi mo kailangan magpa-revive. So marami kailangan doon tayo babalik. Eh. We will appreciate those little things na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, 'di ba? Alam na ng ating Panginoon kung ano yung mga pangailangan natin at nilagay tayo, ginawa tayo ng Panginoon accordingly, wonderfully. Yan, balikan ko po eh kasi lagi natin nakakalimutan 'to, itong verse na binasa natin. Sabi diyan, I praise you, sinasamba kita, 'di ba? I am fearfully and wonderfully made by God. Pero yung second line, sabi niya, wonderful are your works. Ibig sabihin pala, napaka ganda ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. And my soul, sabi ito, my soul knows it very well. Kailangan maunawaan natin, kailangan malaman natin na tayo ay nilikha ng ating Panginoon, that we are uniquely made by God. Diba sabi ni, sabi ni Pastora, be content in such things we have. Tama po yun eh. Maging contento po tayo kung paano tayo pinagkalooban ng ating Panginoon. Dahil alam ng Diyos kung para saan ka, may gamit ka, 'di ba? We have our calling. Kaya tayo siguro kaya tayo nilagay na hindi tayo ganoon katangkaran kasi merong tayong pinaglalaanan, may purpose kung bakit tayo hindi ginawang pang beauty queen yung hype natin, 'di ba? Ma'am C, hindi tayo pang beauty queen dahil din tayo ginagamit para pala tayo pang ministry tayo, 'di ba? Pero kung lahat alam ng ating Panginoon. Sabi nga, God knows everything. He calls the stars and knows them by their name. Diba? Alam ng ating Panginoon yun eh. Higit tayo sa mga between, higit tayo sa kung ano pa man. Tayo ay mga tao at nilikha ng ating Panginoon bilang maging anak niya. At nilikha tayo ng ating Panginoon na kawangis niya. Kaya maingat lahat ng parte ng ating katawan ay planado ng ating Diyos. Ayan. Huwag mong ihahangarin na baguhin ang parte ng iyong katawan at babalik tayo, pupunta tayo sa sitwasyon mo naman sa pamilya mo. Huwag mong hahangarin na sana iba na lang ang pamilya ko. Diba? Nilagay tayo ng Diyos doon sa pamilyang yan. At ulit nga, yung sa pinag-usapan natin about marriage, diba? Nilagay ka na, hindi mo pwedeng sabihin na mali ang napangasawa mo dahil ibinagkaloob sa iyo ng Panginoon yan. Yes. Kayong dalawa ang pinagtagpo
yeah, ng ating Panginoon, you will compliment and you will love each other. At ito pa po ang nakita ko, sabi nga ni Sister Grace, do not compare. Ito naman, do not compete, di ba? Avoid competition. Kasi marami po, minsan nagiging mindset po sa atin, mas magaling kasi ito si ano eh. Yan. Mas magaling kasi si Sister Jen sa mga Word of God, kaya hindi ko kaya mag-share. No, hindi po ganoon yun. Lahat tayo ay sinasamahan ng Banal na Espiritu, manalangin, humingi ng karunungan sa ating Banal na Espiritu. Yan, si Ma'am C, kaya magaling kasi yan. Kasi sanay na yan eh. Diba? Magaling niya magsalita. Ako, hindi naman ako marunong mag-English. So marami tayo mga tayo mga babae, 'di ba? Minsan pag tayo nagkakaroon ng group, mga sama-sama tayo, minsan napag-uusapan din, oy, alam mo ba si ganyan, 'di ba? Minsan akala natin pinagkukwentuhan natin, pero yun pala, naiinggit na tayo sa kanila. So kailangan alisin po natin 'yun, eh, yung mindset ng competition, refuse to compete. Diba? Lahat tayo may role to play, lahat tayo ay pinagkalooban natin Diyos ng talent and skills and gifts para po tayo ay maggamit ng ating kaya ganyan ka talino, inaano ko siya, ang galing talaga ni Lord kasi talagang totoo na meron tayong sariling identity. Kasi kung pare-pares tayo ng mukha, so ayun nga, wala tayong pagkakilanlan, walang trade. Tapos, kaya siguro magkakaiba rin po tayo ng skill para mapunuan po yung pagkukulang. Kagaya ko po, hindi pa ako magaling mag... Lagi ko sinasabi, hindi pa ako masyadong magaling mag-MC. Ayan, nawala si Sister Grace. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan, Ma'am C, dahil MC daw. MC daw po, Ma'am C. Amen. Ayan na siya. O, ayan na. Gagalaw na yung amen. O, sabi sa inyo. Sige po. Sorry, nawala po. So, ayun, truly God created everything for a purpose po eh. Sabi nga sa kanta, how great is our God. And gano'n din po tayo. So, sa lahat po nung nakakaranas ng mga insecurities and yung feeling worthless, ako din nakakaranas ako nun, pero ngayon hindi na. Lagi natin isipin kung ano yung magandang purpose na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, kung gaano tayo ka-blessed and highly favored, kasi ganun po tayo ka-special sa ating Lord. Nilikha niya tayo, nakawangs niya. Tsaka diba po, Sister Jen, Ma'am C, dagdag ko lang, nung kinireate po ng ating Panginoon yung mundo, sinabi lang niya ng salita. Pero nung tayo na inilikha niya, talagang nag-effort po yung ating Panginoon kung mupa siya nung buhangin or putik po ba yun para malikha tayo. So nag-effort po yung ating Panginoon para likhain tayo. So ganun tayo ka-special sa Lord. At hindi lang yun, even yung breath of life, ipinagkaloob pa sa atin ng ating Panginoon. So sa mga nakakaramdam ng mga feeling worthless, alisin po natin. Lagi po nating sabihin na we are blessed and highly favored. Amen, kasi amen. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Yun po, Sister Jen. Amen. Yan, salamat, Sister Grace. Yan, tama po yun. Maingat tayong ginawa, diba? Talagang hinulma tayo ng ating Panginoon according to His own image, after His image. Yan. Ma'am C, kayo po? Na-imagine ko kasi yung magkakamukha tayo. Amen. Hallelujah. So ako naman po, ako ito for me, for myself, and for everybody's watching right now. Ako naniniwala ako na our greatest responsibility is to love ourselves and to know that we are enough. Siguro, no? Lalo na tayo, yung mga nagkakaedad na, hindi na siguro dapat nating ina-entertain yung mga petty things, yung mga comparison as mentioned earlier. Isipin na lang siguro natin kung paano tayo tinitingnan ng ating Panginoon. Diba sabi sa 1 Samuel, iba ang pagtingin ng Panginoon sa atin eh. Kung tayong tao sa physical tumitingin, sa ugali ang ating Panginoon sa kaibuturan ng ating puso. Siguro, let's just spend our remaining lives, ika nga, na pagbutihan, pagkalinisin ng ating puso. We're not perfect, we know. One way or the other, magkakaroon tayo ng kasalanan, madadapa tayo. Pero siguro, let's focus on that. Sabi nga natin, di ba, yung pagiging mabuting tao or pagpili para maging mabuting tao is a conscious effort. So yun yung lagi nating titingnan. Nakakapagod. Ako, napapagod ako dun sa pag nagbabasa ako sa social media na parang lahat irarant mo. Parang wala bang ginawa na kabutihan ng Diyos sa'yo? Siguro ngayon din, ang isa sa pwede natin, o isa sa natutunan ko personally, siguro I don't want to speak for other people,
is to magnify yung mabuti kesa sa masama, yung meron ako kesa sa wala ako. Kasi nakakapagod magbilang nung wala ako. Pero nakakatuwa at nakakaligaya sa puso na tingnan at isa-isahin, ay, dati wala ako nito pero binless ako ni Lord. Kesa dun sa, bakit hanggang ngayon wala pa rin ako nito? Pero hindi ko napansin, ay, meron palang binigay ang Panginoon sa akin. Parang, para hindi kayo mapagod, para hindi kayo maubusan. Alam nyo po, mga kapatid, nakakaubos ng lakas yung maghanap ng wala sa'yo at maghanap ng mali sa'yo. Sabi nga, hindi responsibilidad o hindi trabaho ng ibang tao na magustuhan nila ako. Trabaho ko yun. Ano pong ibig kong sabihin? It's my job to like myself. It's my job to love myself. It's my job to give respect sa aking sarili. At hindi ko yun hihingiin sa inyo. Kasi naniniwala ko kung paano mo tratuhin ang sarili mo, yun din yung makikita ng ibang tao sa'yo, tatratuhin ka rin nila ng ganun. If you show them that you respect yourself, if you show them yung meron kang dignidad, you have your dignity over your life, they will treat you the same. Ganun din ang magiging tingin sa'yo ng ibang tao. At tulad ng sinabi ko, huwag mong hangarin. Maghangad ka, it's okay, on a positive way. Siyempre, mangangarap ka eh, di ba? Sabi nga, abundance yan eh. Sabi nga Sister Jen and Sister, may inattendan akong seminar noong isang araw. Sabi dito, we have to increase daw our PBA. Ayan, ako nawala Sister Grace. Ayan, we have to increase our PBA. Anong ibig sabihin nun? Hindi po siya basketball. Our personal bank account. So what do we mean by personal bank account? Ito yung sa sarili natin, iipunin natin yung lakas natin, energy natin, positive energy on that note. Ayan. Para kapag ibinigay natin siya sa ibang tao, nababawasan lang siya. Pero meron kang ipon sa loob. Kasi ang nangyayari, kapag ibinubuhos mo, wala kang tinitira sa sarili mo, that's the time na mapapagod ka. That's the time na sasabihin mo sa sarili mo, said na said ka. Which is supposedly not the case. Dapat hindi tayo nasasaid. Dapat lalagnan natin lagi kung paano natin iniipunan yung mga bank account natin, yung ating puso, alam na natin ang kabutihan, ang salita ng Diyos. Lahat ng pwedeng positivity na pwede nating ipasok, yun yung papasukin natin. Para kapag ni-release natin siya, we can be able to spread that positivity, that goodness sa ibang tao. At hindi mo sasabihin, never mong sasabihin sa sarili mo na said ka at pagod na pagod ka. Hallelujah. Meron din, RBA, yung abundance mindset. Meron akong ikukwento sa inyo. I wanted to share this with you. Diba tayo mga, Sister Jen, Sister Grace, anong ginagawa niyo? Meron kayong 8 members sa family, kunyari. Ang isang pizza, 8 slices, di ba? Tama ba ako? Huwag na yung square, ah. Yung normal. So, 8 slices. So, usually, di isa-isa. Sa tingin ba natin, kasha yung isang slice sa isang tao? Di ba? Sa totoong buhay, hindi naman talaga. Kahit hindi ikaw ako, more than one ang kinakain na slice ng pizza. Kidding aside. Pag nanghingi sa'yo si Zizi, si Sir Jen, Mami, gusto ko pa. Ano ang tendency natin? Ibibigay. We tend to give, di ba? We tend to give. Pero ang lesson pala doon, and I wanted to, ang ganda ng lesson na natutunan ko dito. You have to teach your children pala or your loved ones. Explain mo. If I give this to you, si Mami or si Lola or si Daddy hindi makakakain. Pero ikaw, nakadalawa ka na. Amen. Dapat pala, hindi ganon. So, para maturuan mo sila to also spread na you have to give. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Hindi lang ikaw ang dapat kumain. Hindi siya kadamutan. And mga mommies and daddies and lolas and lolos watching, huwag po kayong, huwag kayong mag-guilty na hindi ko ibinigay. Kasi tinuruan mo yung bata na hindi lahat ng bagay dapat sa akin. Amen. So that lesson na natutunan ko sa mundong ito, sa buhay na ito, hindi pala lahat ng bagay sa akin. Hindi pala lahat ng bagay dapat kong makuha or dapat kong hangarin na makuha kung hindi naman inilaan para sa akin. Amen. Amen. Napakaganda. PBH, saka RBA.
RBA. RBA. Relationship Bank Account. Amen. Salamat po, ma'am. Sige, napakaganda. And kompleto po ha, may fellowship na, may seminar pa. Amen. Ang daming wisdom. Thank you, ma'am. Salamat, salamat po. Ma'am siya, bago po tayo magtuloy ha, we have 27 live viewers. At kanina nakita ko po, sabi si Mama Bonggi is watching. Hello po, Mama Bonggi and Pajun. Salamat po sa inyong panonood. At and Sister Rowena, amen, iniibig tayo ng Diyos. Yan, tama po. At pwede nyo po bang i-type dyan sa mga nanonood po sa atin? Kapag kung alam nyo, iniibig kayo ng Diyos, sabi nyo po, Jesus loves me. Yan, i-type po natin, Jesus loves me. Sabi ni Pastora Magda, ito kanina po, yan, sabi niya, we are chosen generation. Tama po yan, 1 Peter 2:9. We are royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Yan, tama po. Tayo po'y pinili ng ating Panginoon. Special tayo sa harapan ng ating Diyos. And sabi ni Ate Mayan, for whenever our heart condemns us, God is greater than our heart. And He knows everything. Tama naman po talaga yun. Tita Nori, sa pamagitan ng pagkakaiba, iba natin, dun mas magpapakilala ang sarili natin. Tama po yan. At ang talentong ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ito yung makakapagpaangat sa ating sarili. Tama po yun. It's okay to be different. Tama po. Mabuti po na maging iba po tayo. Diba? Hindi naman po sinabi na tayo laging maging kapareho. Naalala ko na naman sinabi ni Sister Chris din eh. Magkakamukha tayo eh. Tingnan ko na lang po kung ano itsura natin kung magkakamukha po tayo. Pero magkakaibang height natin. Pero iisa ang mukha natin. Diba? Parang minion lang. Ano po? Pero tayo po inilikha ng ating Panginoon. Muli, babalik tayo uniquely. Iba po tayo. Tayo po inilikha ng ating Panginoon na authentic. Tayo po original. We are not cheap. Yan. Hindi tayo cheap. And sabi, naalala ko sabi ni Brother Harney, ni Daddy Harney, hangarin natin na to be famous but to be a person of value. Ayan, diba? Be a person of value na tayo po may kahulugwa. Ano matagal nun? Kabuluhan at kahulugan. Ayan, meron tayong kahalagahan. Yung buhay ay mahalaga. Ayan, at lagi nating isipin na it doesn't mean na kapag po tayo ay kung tayo ay hindi nakapag-aral, it doesn't mean at doon na lang po tayo mananatili. Amen. It does, yan, ma'am, si mag-on daw po kayo. Nakamute daw po kayo. Sabi ni Brother King. Ayan. So, it doesn't mean yung mga weaknesses natin, eventually it will be our strength. Naniniwala po kayo yung ating kahinaan, eventually it will be our strength. Ako po, amen. No? Amen. Talaga. Amen. Hindi po kayo maniniwala, pero maniwala po kayo. Yeah, nung bata po talaga ako, nahihiyain po ako eh. Ito, alam niya nila Mama Bonggi eh. Nakausap daw nila ako, pero hindi ako sumasagot. Sige na, grade 2 pa lang nandiyan. Alam yung mga nanay, di ba, magsa-school yung mga parents niya. Nakikita na yung mga anak nila kasi nakatambay yung mga nanay sa school. Eh. So, nakikita na hindi, tahimik po ako. Pero ako yung presidente ng classroom. Pero tahimik po ako. So, mahihiyain po akong bata. At ngayon, hindi ko po alam bakit po tayo dinala na ating Panginoon to lead the ministry, to talk before the people, di ba? Pero dahil yung weaknesses mo noon, isinurrender mo sa ating Panginoon and God used that weakness to be your strength. Amen. Amen. To inspire others. Yan. At yan, sabi ni, sino po ito? Hi, Jen. Hi. Hello po, Sister Tricia Alvarez. Yan. Hello po. And salamat po sa mga nag-comment, Jesus loves me. I am loved by God. Jesus heart me. Yan, sabi ni Sister Naya. Jesus love me. Us. And salamat po, iniibig ako ni Jesus, sabi ni Pastora Magda. At ganun din si Sister Grace, eh. Mahihiyain po si Sister Grace. Opo. Nakaka-relate po. Ayan, talagang po yan sa church. Mahihiyain po yan. Talagang, ano lang po yan, ngingiti lang po yan. Ang ganda-gandang. Ako din po, mahihiyain. Ipilit lang. Pero if, ito, dudugsuan ko yung kwento kay Ma'am Sia later. Pero if we, yan si Ma'am C, kung eto naalala ko yung kay Ma'am C. Ma'am C, kung naaalala niyo po, nung nag-start po kayo sa ministeryo na maging tuloy-tuloy po kayo, 8th anniversary ng biyaya ng Diyos.
Ako po ay buntis kay ZZ. So parang 2 weeks na lang mga anak na po ako. Eh, MC po ako sa SM. Ang guest po natin noon is si... Sino po yung MC? Si Miss Miriam Kiambao. Yan. Si Miss Miriam Kiambao. Tapos sabi ko kay Pastor, Pastor, hindi ko na po kayang mag-MC kasi baka po lumabas na si ZZ, kakabalik-balik ko sa stage, di ba? Baka biglang umiiri na ako, nag-MC po ako. Pero may alam po akong mahusay mag-MC. Si Ma'am, si hindi ko pa po yan ka-close. Alam ko kaibigan niya ni Chrissy May. Di si Chrissy May po nagdala sa inyo sa church. At nakikita ko lang po sa post niyo sa FB na nag-MC po kayo, ganyan. Tapos mahusay kayo magsalita. Hindi ko pa nasabi sa inyo, pero sinabi ko na kay Pastor na kayo yung gagawin kong MC. So, ikaw pala. So, hindi ko pa naipaalam sa inyo. Sinabi ko na kay Pastor, Pastor, kung kaya mag-MC, pero meron na pa ako nakahanda na ikaw, papalik ko. As si Mamsi po iyon. So, that's po si Mamsi. Sabi ko kay Mamsi, Sister Rachel, pwede po ba kayo na mag-MC? Kasi alam ko po, mahusay kayo. Ay, sabi pa ni Mamsi, wag na ako sis, doon lang ako pang ano, behind the scenes. Backstage. Backstage lang, yan. Sabi ko, hindi po, kaya nyo po yan. Alam ko, mahusay kayo. So, from then, nagtuloy-tuloy po si Mamsi. Nakakatuwa po. Amen. Po siya, kanyang asawa, buong sambahayan po niya, ginagamit sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kailangan din po, someone will push us. Di ba? Yes. May tumulak po sa atin. Maniwala ka that you have the talent. Maniwala ka that you have the gift. Diba? Yes. Maniwala ka that God made you so great because we have Amen. The great God. Amen. Wag natin titingnan natin na ating sarili na tayo ay maliit. Tayo nilikha ng Diyos na meron po tayo purpose dito sa mundong ibabaw. Wag mo laging iisipin, wag mo laging sasabihin na mahirap ang buhay, kapatid. Kapag sinabi mo mahirap ang buhay, Amen. Talagang mahihirapan ka sa buhay. Yan. Mahal ang bigas, yan. Mahal ang bilihin, talagang mahal ang bilihin. Kailangan mong lakihan ang iyong pananalig. Hindi na po titigil ang pagmahal ng bilihin, hindi na po titigil ang pagtaas ng kuryente, ang bills na kuryente. Ang kailangan mong pataasin ay yung pananalig at paniniwala na ikaw ay ginawa, nilikha ng ating Panginoon at maraming magagandang pangako ang pinagkaloob sa iyo ang ating Diyos. Amen. Kapag inisip po natin sa ating sarili that we are worthless, it will paralyze our dream. Kasi lahat tayo sigurado may pangarap tayo eh. Pero may maraming sa atin na hindi natupad ang pangarap. Marami sa atin na, ako personally, anong nag-aaral ako, I took up engineering. Pero bakit hindi ako nasa career ng engineering, di ba? Amen. Bakit? Kasi hindi ayun ang gusto sa akin na ating Panginoon. At marami, ito lagi ko sinasabi, hindi man ako nailagay sa engineering, but God put me in soul winning. Amen. Yes. Amen. Soul winning. Doon tayo tinawag ng ating Panginoon para i-lead ang mga tao sa ating Diyos. Amen. Makapagligtas tayo ng kaluluwa. At sa lahat po ng mga nakikinig, kayo po ay may purpose. Lagi niyo pong iisipin na mahalaga ang buhay mo. Huwag mong iisipin na hanggang dito na lang ako eh. Okay na. Okay na yung ganito ng buhay namin. Sabi nga ni Sister Early, correct ka po, Sister Rachel, napakaganda ng tinuro. Ayan. Ngang ituro sa anak ko ano ang para sa kanya. Wag nang kunin yung para sa iba. Wow, para Amen. May yung Amen. Okay, wag nang kunin yung para sa iba. Ama, mami, early. Ayan. Grabe ang Amen. Power of God, sabi ni Steven Seaman. Pamakain ko po ito. Siguro, yan. Ito yung aking pinsan na sa Batangas. Sabi niya, grabe ang power of God. Salamat po sa buhay nyo for encouraging us at sa time nyo para ma-share ang word of God. Amen. God bless po. So much. Praise God. Yeah, so, salamat ining. Yan. Ito po si may ano po eh, Mami Iko. Yan. Ipo-promote ko lang po Mami Iko. Ito po yung mushroom, diyan po nagsimula yung aming mushroom mga products po sa Batangas. So salamat ining. At ito po, feel na feel ko po ang love ng Panginoon sa akin. Sabi ni Sister Lourdes Lapis. Yan. Ma'am, si Mimo, baka po may nababasa. Hindi ako maka-update nung ano kanina. Oo. Nilalampas na po ata ako. Yan. Sabi ni Pajon, Jesus loves me. Yan. Salamat po ha, sa pag-comment niyo po that Jesus
truly loves us. Amen. Yan. Salamat. Amen. Maring Shane. Yan. Belated. Happy birthday kay Sensen. Yan. Hello, Sensen. Speaking Sensen. Of appreciation, bigyan daan lang po natin, batiin po natin ang ating mga pastors. Happy Pastors Day. Yan. On say Happy Pastors Day. Pastors, ang mga teachers po, ating mga guru, Happy Teachers Day, Teachers Month po ang October, kaya talaga Amen. Pong napakahalaga na appreciation. We should Amen. Celebrate Amen. Ourselves. Appreciate ourselves. Amen. Amen. Kaya tayo'y nilikha ng ating Panginoon. What they say about you doesn't mean, doesn't define who you are. I think yes. Sa ating pamsi, di ba? Hindi i-define yung sarili mo kung ano yung sabi ng ibang tao sa'yo na ikaw, single mom ka. Di ba? Hindi ka naaahon sa hirap. Ikaw, hindi kayo kasal o bata ka nagkaanak, hindi Amen. Ka naaahon sa hirap. No, di ba? Let go of it at tignan mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng ating Panginoon. That you are yes. an overcomer, that you are a warrior, amen, that you are victorious. Lahat amen, yan hallelujah. Sinasabi ng ating Panginoon. Tayo inilikha ng ating Panginoon. Ma'am, siya lang ko may dudugsong ka pa po. Amen. Nakakatuwa. Gusto ko yung sinabi mo, Sister Jen, yung kung ano yung kahinaan mo. Yun yung gamitin mo para mas makilala mo yung sarili mo kasi minsan dun mo natatagpuan yung tunay na ikaw kapag lugmok ka na sa problema. Kasi dun mo nakikita on how you deal with your life. Dun mo nakikita kung paano mo didideal ang mga problema. Kung single ka, single mom ka, wala kang partner, kung sa tingin mo yung tulad ng sinabi ni Sister Jen, it's easy for us to say kasi okay yung aming mga relasyon sa aming mga asawa and all. But I urge you that you must be fearless enough to give yourself the love you did not receive. Kaya lagi yung magsisimula sa sarili nyo. Kaya gusto kong paulit-ulitin sa inyo na you're the love na nilulong ninyo for na manggagaling sa ibang tao should start from you talaga. Should start from us. We really have to love ourselves first. Ma-in-love tayo sa sarili natin in not naman in way na napaka-conceited natin na parang you know what I mean, yung parang magaling ako, maganda ako, ganito ako, matalino ako and all. Hindi naman po ganun na pagmamahal, but more on appreciating yourself. Isa pa, feeling ko rin na nagiging challenge po sa mga kapatid natin ano, why they hate themselves so much kasi meron silang bagay na hindi nagagawa at akala nila kasalanan nila. So you should always start forgiving yourself. Number one na gusto kong i-share tulad ng sinabi ko, you have to start loving yourself first. Number two, you have to start forgiving yourself. Kasi kapag hindi mo na let go yung kasalanan na nagawa mo, ang Diyos nga pinatawad ka, yun na lagi mong babalikan. Ang Diyos maganda at pogi ang tingin sa'yo kung napapangitan ka sa sarili mo, kung sinasabi ng ibang tao na hindi ka kagandahan o hindi ka pumasa sa standards nila, lagi kang babalik. Paano ba ako nakikita ng ating Panginoon? Diba sabi nga nila, kahit yung bilang ng kibla ng buhok mo, alam ng Panginoon, ikaw ba bibilangin mo yan? Yes. Diba? Hindi. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Mother Harney, bibilangin niya po yung kanya. Ay, may bangs dito. Amen. Number two, so you start forgiving yourself. Amen. Yung mga bagay na hindi mo nagawa kasi hindi ka capable of doing, hindi mo kasalanan yon. Sabi nga ni Sister Jen, ni Sister Grace, dinesign ka ng Panginoon para sa ibang bagay. Minsan wag nating ipilit yung alam nating hindi naman fit na fit sa atin. But, lagi ko rin sinasabi po, basta inilagay ng puso ng Panginoon sa puso mong isang bagay at hindi niya inaalis dyan, ibig sabihin para sa'yo yan. So you have to do something naman. You have to strive harder para ma-achieve naman kung ano man yun. So, laging ganun. It really always boils down, kahit anong klaseng explanation po ang gawin namin tatlo dito sa inyo, it will always boils down to you have to love yourself. You have to respect yourself. So, yun, yung mga ganun. Yes, Sarah, di ba may sumilip na bother ako? Yung kanina, stress na stress ako kasi ang dami kong meeting, ang dami kong reports. Yung mga bata nag-aaway sila. Yan, yung mga ganyan, yung dilemma ng mga working mommies na nasa bahay din, na pagkakasyahin mo yung oras mo and all, yeah. Nag-aaway yung mga anak mo. Pag titingnan mo,
pag alam mo yun, yung papasok agad sa isip, nakakainis. Hindi ko naman pagkasya ang ano ko, but pag nasa ganong sitwasyon pala tayo, we really have to pause and we really have to think. And then dun papasok, dun, kanina yung lesson na shinare ko sa inyo, natutunan ko lang din kanina, na I have to appreciate. Parang, ay, ba't ako nagagalit? I prayed for this, na I wanted to be with my children, nang mas mahaba, and God gave this to me, bakit ako nagre-reklamo ngayon? So again, hindi ko alam kung labas na siya sa topic, but ang gusto ko lang sabihin din, or pumasok lang siya sa isip ko, baka lang din may makaka-relate, kaya inano siya ng Panginoon sa isip ko, is you really also have to be careful for what you pray for. Yes. Huwag mong pilitin ng Panginoon na ibigay sa'yo ang mga bagay, kasi minsan hindi niya binibigay ang mga bagay-bagay dahil hindi ka pa rin handa. Or baka kapag binigay niya sa'yo, ma-overwhelm ka at sabihin mo na naman, hindi ko deserve to. Mag-self-pity ka na naman. Lord, hindi ko talaga deserve to. Wala talaga akong kwenta. So on and so forth. So, lagi yung babalik sa'yo. Lagi yung babalik sa kung paano mo inaalagaan at pinapahalaga ng pagkatao mo. Ang pagkatao na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon. So, yun po. Nag-call po na out of topic na ako, pero... Okay lang po yun, Ma'am. Salamat po, Ma'am. Amen. And, besides ko po, sabi, ito, patotoo to, sabi ni Tita Lilia, Ninang Lilia, tunay nga po, napakamahiyain ni Sister Grace, sabi po sa akin. No. Sister Lilia, paano po ba sumali sa ushering ministry? Nagtatanong lang po noon kung paano sumali sa ushering ministry. Ngayon po, lumalive po at nagpapahagi. Yeah, Sister Grace, natin mahihiyain ngayon eh. Maraming patotoo. Sige po. Amen. Opo. Totoo po yun. Nagtanong po talaga ako kay Sister Lilia. Talagang naniniwala rin po ako doon, Sister Jen, kung saan tayo mahina, doon po talaga tayo gagamitin ng ating Panginoon para mas makita po natin kung ano ba talaga. Wala na naman po Amen. Medyo nahiya lang po si Sister Grace, so pasensya na po. Nahiya. Ayan na po siya. Huwag po masyado. Ayan. Nahiya lang po si Sister Grace. Ayun, sorry. Nahiya niyo yung camera. Ayun po. Nawala ako, na-distract ako. So ayun po. Talagang... Ginagamit yung kahinaan. Yes, kung saan po tayo mahina, din po tayo gagamitin ng Lord para mas makita po natin kung ano po yung purpose natin, kung para saan po ba talaga tayo. Talagang noon po, hindi ko po talaga kayang humarap sa tao. Talagang hiyang-hiya ako, magsasalita pa ng koko, naiiyak na ako. Pero sa tulong ng Lord, talagang nakakaya ko po. And yung mga flaws ko, from glory to glory, binabago po ako ng Panginoon. So, ganun po talaga kabuti yung Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ayun po, talagang kinreate tayo ng Lord na unique tayo. At i-appreciate po natin yun kung ano yung ginawa ng Panginoon para malikha lang tayo. So, yung mga negative thoughts na naiisip natin, bakit hindi yung pangarap mo, bakit hindi natupad, siguro ayun, tama po yung sinabi ni Ma'am si and Sister Rachel na baka talaga hindi ka para doon kaya hindi pinagkaloob ng Lord. Meron siyang mas better na ipagkakaloob sa'yo. Amen. So ayun, natutunan ko rin kay Ma'am si sa shinay po niya na talagang appreciate din po natin. Unahin din po muna natin na assess natin yung sarili natin kung ano ba yung laman ng puso natin. Kasi kung ano yung laman ng puso natin, ayun din po yung i-share natin sa ibang tao. Yung love, ano ba yung puso natin? Punong-puno ba ng hatred? Punong-puno nung inggit? Kaya nakakaisip tayo na ganun, nagko-compare tayo sa iba. So, ayun po, napaka-importante po na magkaroon po tayo ng proper mindset. At di ba po, nilikha tayo ng ating Panginoon, naka-image niya. So, amen. Dapat sa tulong ng Lord, magawa rin natin na mamuhay tayo kagaya ng ating Panginoon na to glorify si Jesus. So, amen. Ayun po. Lagi po lang tayong humingi ng guidance sa Lord. Kung ano may nakikita natin na hindi maganda sa atin, ang Lord, sabi nga, hindi tumitingin ng Lord sa itsura natin, sa physical na anyo, kundi amen. Sa heart natin. Yung mga tao, amen. Napakadaling husgahan tayo sa mga nakikita sa atin, pero ang Lord talagang sa puso po natin tumitingin ng Lord. So, ayun po. Mahalin amen. Po natin yung sarili natin and humingi po tayo lagi ng guidance sa Lord and sa Holy Spirit. So, ayun po. Amen. 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 Bago ko po basahin yung mga pagbati po na happy pastor, ito baka ko po makalimutan. Also,
it is not just about being self-centered po na sinasabi. Baka sabihin nyo, self-centered na kayo masyado. Conceited, yes. Conceited, yan. Tinatash nyo ba ang sarili nyo? No, hindi naman po yun. Ang dapat nating maunawan, how God created us. How God designed us. So, tayo nilikha, maganda, mabuti na ating Panginoon. Amen. Lagi po nating iisipin yan that because we have a good Father, we have a great God. At wala pong, babalik tayo sa, binasa natin kanina eh, wonderful are your works and we, God made us. So, lagi po nating tingnan yon. And also, ito pa yung gusto ko pong sabihin eh, do not give up, keep going because you don't know that somebody, merong tao na tumitingin sa'yo at yes, nagpapalakas sa buhay yes mo. Alam mo yun, nararamdaman ko. Yes. Mamsi, di ba? Minsan parang na gusto mo na mag-give up na ayoko na magpatuloy. Pero hindi mo alam na meron ka na-inspire, meron palang kumukuha ng lakas sa'yo. Nangyari po din to sa akin eh, kay Harney. One time po talaga, nagkasabay-sabay yung problema sa family namin. So, maraming mga pagsubok ko eh. Umiiyak na ako one morning, sabi ko, dahil hindi ko na kaya, papagod na ako. Bakit lagi ako kailangan gumawa nito? Pero, it's not about our marriage ha. May mga pagsubok po na lumaan sa buong pamilya po namin. Sabi ni Daddy, hindi niya ako kinonfort agad. So, hinayaan lang niya ako umiyak, hinayaan lang niya ako mag-emote ba? So, syempre. Mag-walling. Oo, yan, diba? Pero, sabi niya, huwag kang mag-give up. Hindi mo ba alam na ikaw ang kinukuha na namin ng lakas? Hindi mo ba alam na maraming tao tumitingin sa'yo? Pag ikaw ang nag-give up, lahat kami guguho. So, may mga ganong pagkakataon na tayo po, kailangan natin maging matatag. We need to keep going, diba? Laging magpatuloy tayo dahil walang ibinigay ang Diyos sa inalaw ang Diyos sa pagsubok para sa atin na hindi natin kakayanin. Laging nakasupport ang ating Panginoon. Lagi po natin titingnan, hindi lang po ikaw, marami pong nakatingin sa'yo, maraming, ang tawag po doon, marami ang nangangailangan din sa atin. Lalo tayo mga nanay, do not give up. Huwag mong isuko ang iyong pamilya. Amen. Huwag mong isuko ang iyong asawa. Huwag mong isuko ang iyong mga anak na hindi ko na kaya mga anak ko, hayaan ko na sila. No. Marami pang gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng mga anak mo. Keep on praying, manalangin po sa atin, Panginoon. Napakaganda po, marami pang magandang gustong gawin ng Diyos. Jesus cannot move into our lives dahil nililimitahan natin ang pagkikita ng Diyos sa ating buhay. Agree. May isa pong kwento sa John, sa Book of John. Ito narinig ko din po ito sa isang pastor. Si Jesus, naglalakad po siya. Sa Book of John, hindi ko lang po alam kung anong chapter yon. So, si Jesus, naglalakad po siya. Tinatawag niya yung mga disipulo. Una niyang tinawag si Andrew, si Philip. Kaya ni Philip si Nathaniel. Si Nathaniel sa ilalim ng puno. Tapos, sabi ni Philip kay Nathaniel, halika, nandito si Jesus. Si Jesus yung tagapagligtas. Jesus of Nazareth. Yeah, Jesus of Nazareth, sabi ni Nathaniel. Sa Nazareth, meron bang mabuting bagay na mangyayari sa Nazareth? So, bigyan ko lang kayo ng background mabilis. Ang Nazareth po, talagang parang, tatanggalin mo sa bucket list mo kasi ayaw mong puntahan, hindi mo magugustuhan yung lugar or wala yung mga ginagawa ng tao doon, ayaw mo. But Jesus came from Nazareth. Jesus Amen. Is an okay. So, sabi ni Nathaniel, meron bang magandang mangyayari sa Nazareth? Diba? Si Jesus ay galing sa Nazareth. So, ibig sabihin, sometimes tayo po, yes, we know that we have God. Yes, we know that Jesus can heal. Yes, we know that Jesus can provide for us. Pero tayo po mismo ang humahad lang na maniwala that there is something good will happen to you, to your life, Amen. To your family, to your husband, to your yes. children. Amen. There is still something good that will happen to you, mga kapatid. Huwag nating parang i-stop na lang natin yung buhay natin na okay na ako, wala na mangyayaring maganda sa buhay ko. Kahit may edad na po tayo, mangarap pa rin po tayo. Mangarap. Kailangan may pangarap pa rin po tayo. That dream will keep us going. That dream, diba? You make us different from others.
yun yung that dream will make you different from your neighbors na bakit ikaw nakangarap pa? Kasi meron akong Diyos na marami pang pangarap para sa akin. Kasi meron akong Diyos na tutuparin yung kanya mga pangako na binanggit niya. Amen. Para sa akin, para sa aking mga anak, the generation na sumusunod sa akin, lagi po tayong mangarap pa. Marami pa pong gustong gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Huwag po tayong tumigil lang na ganito lamang po tayo na ako ay mahina, wala akong pinag-aralan, na ako ay parang pang ano na lang ako eh. Tama ba? Pang mga pang backstage lang ako eh. Hindi ako pang frontliner. Hindi ako pang harap, Sister Jen eh. Hindi ko kaya. Kung lagi nating iisipin, sabi nga, walang, there is no hopeless situation. Amen. Ang meron is yung people who grows hopeless in that situation. Amen. Oo, walang hopeless situation eh. Lahat po yan may pag-asa. Kapag tayo ay merong pag-asa, merong, dahil naniniwala tayo na merong Diyos na tutugon sa ating mga panalangin, na merong Amen. Diyos Amen. Na tutugon sa ating pong, tutulong po sa ating mga pinagdaraanan ngayon. 9 o'clock na. Yeah. Amen. 9 o'clock na. Hindi ko po na namalayan. Hindi ko na malayan. Opo. 29 viewers po tayo. At unti-unti pong umaakyat. Ha? Kanina 25, 27, 29. Salamat Amen. Po sa mga nakikinig. Amen. Salamat po. Sir, thank you. Mr. Beverly, hello po. Yan. Teacher Jane, lahat tayo ginawang unique ng Panginoon. Amen. Amen. Para ito sa kanyang kalwalhatian. Amen. Yan. Ninang Lilia, unique and authentic tayo sa paningin ng ating Panginoon. Araw-araw. Amen. Tama po, araw-araw po yan. Araw-araw. And sabi po, maraming bumabati. Happy Pastor's Day, Pastor Kenneth and Pastora Magda. Yan, sabi ni Teacher Jane, sabi ni Ninang Lilia. Maraming po bumabati, sabi ni Tita Nori. Yan, salamat po. Sabi Sister Elizabeth Delano. Amen, amen. So, salamat po sa inyong pagtutok. Patuloy na pakikinig po sa ating po pinag-uusapan ngayon. Sister Grace, may sasabihin ka pa eh. Ayan, alam ko may sasabihin ka. So, siguro... Ayan, ano naman yung picture. Favorite natin yung picture ni Sister Grace na iyan eh. Ayan po. Sister Grace. Ayan po. So, ang gusto ko pong iwanan sa lahat po, sa mga nakakaramdam ngayon na feeling worthless, na feeling natin na ang dami nating insecurities, huwag po nating i-adapt po yun. Cheer up and say, I am greatly blessed, I am highly favored, because ako'y nilikha ng Panginoon na sobrang special. Lagi po nating tatandaan na you are good enough. So, ayun po, sana po napagpala po kayo sa mga pinag-usapan po natin ngayong gabi at God bless us all po. Salamat po, Sister Grace. Sige po, Ma'am C. Ayan, so ako po yung iiwan ko sa inyo, make yourself a priority once in a while. It's not selfish po, it's necessary. Sa tatay, sa nanay, sa mga anak, me time is very important. Siguro, ako... If I may share, pag umaga, gigising ka, mananalangin ka, kahit short, ano lang, a Bible verse po, kasi yun yung babauunin mo for the rest of the day. Inom ka ng vitamins mo, as simple as that. Self-care. That's very important. Minsan kasi, di ba, taranta tayo agad. Kasi magluluto, maglalaba, yung mga bata and all, hindi pala dapat. So we really have to have self-care. So napaka-importante siya niya. So isama niyo po siya sa routine ng inyong buhay, ng inyong pang-araw-araw na buhay. Kahit po sa mga tatay ha, hindi lang po sa aming mga nanay, kahit din po sa mga anak. Kahit simple lang, 30 minutes of your time, sa 24 oras mo, siguro naman ay hindi ka labisan ang 30 minutes para sa sarili mo. Yes. Magbasa ka lang ng Bible verse. Ulitin ko po, uminom ka ng tubig na may lemon sa umaga kung hindi ka naman acidic. Ayan, mga simpleng ano po ito. Para umaga pa lang, marirefresh ka na. Uminom ka ng vitamins mo umaga pa lang. And then, tinan mo yung mga anak mo, pagtulog pa sila, lay hands mo, ipagdasal mo. Give a kiss sa asawa mo, good morning. This is another day eh. And then, pagkatapos mo yan, as simple as that, sigurado po ako, you will make a difference. It will make a difference dun sa nakasanayan mo na napang-araw-araw mo. Yes. And then after nyan, tuloy na, magtrabaho ka na yung usual routine mo. At least alam mo sa sarili mo,
ano ba, kailangan ko ba magbasa ng libro minsan? That's your me time. Amen. It helps. It helps po. Para yung sinabi ko sa inyo kaninang personal bank account, isa po yun para malamnan po at hindi masaid ang inyong personal bank account. Tulad po na sinabi ko, hindi po kalabisan na minsan ay unahin din po natin ang ating mga sarili. And magandang magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Amen. Sabi ni Tita Nori, lahat po tayo ginawa ng Lord ng iba't ibang uniqueness. May kanya-kanya tayong strength at kanya-kanya yes. ring weakness. Stop comparing yourself to others because you are unique. Ayan. So, basahin ko po. Narinig ko kay Pastor Stephen Fortick. Sabi niya. Teka lang po. Ayan. Sabi niya, if you always think that you are worthless, how can you worship a God who always think that you are worth dying for? Wow. Amen. That's nice. Hallelujah. Kung isipin natin na tayo walang halaga, paano mo sasambahin ng Diyos na laging iniisip na ikaw ay worth dying for? Jesus died for you. Amen. Ganun ka kahalaga, ganun ka iniibig ng ating Panginoon that you are authentic, you are not cheap, you are valuable, you are bought with a great price. That is Amen. The price. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po ka. Salamat po sa mga nakinig, nagstay. Yan, hindi niyo po kami iniiwanan 24. Amen. Salamat po. Sabi ni Mama Bonggi, ni Pajo, napakaganda ng topic. Amen. Salamat Hallelujah. Po mga papa sa inyong panonood. Yan, sabi ni Sister Vilma, hindi po talaga mapapansin ang oras kapag kabutihan ng Diyos ang Amen. 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 So, hindi po tayo pong lahat ay mananalangin at pangungunahan po tayo na yung Sister Grace Belyesa na hindi na po mahiyain. Amen. Praise God. Pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sige po tayo manalang, Sister Grace. Sige po, tayo po ay pumikit at dalhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. O aming Ama na tapat at napakabuti, O God. Maraming maraming salamat po sa natapos na gawain, O God. Maraming salamat for reminding us, Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, na kami ay special sa iyo, Panginoon. Hindi lang basta special pagkat ibinigay mo pa, Panginoon, pati yung breath of life mo para sa amin, Hallelujah, Panginoon. Jesus, thank you, Lord, for loving us, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ginawa mo kami yung karapat-dapat, O God. Lord, I pray sa lahat ng nanonood ngayon, O God, I pray na napagpala sila and mag-manifest po, Panginoon, yung mga learnings na natutunan po nila, Hallelujah, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God. And I pray, Panginoon, sa pamamagitan po ng salita mo, O God, sila ay makaramdam ng strength, Panginoon. Marinig po yung kanilang kalakasan, Panginoon, at magkaroon po sila ng proper mindset, O God. Lord, I pray na pumasok ka sa buhay nila, sa puso nila, O God. And I pray na huwag sila madala, Panginoon, sa sitwasyon ng mundong ito, Panginoon, at lagi po nilang makita yung kabutihan na patuloy mong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kay buti-buti mo, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Sister Jen, ni Sister Mams, ni Mamsi, Panginoon. Dahil kahit po sa akin personally, Panginoon, ang dami din po nilang nasishare, Panginoon, na nagagamit ko po, Panginoon, na para ako ay magpatuloy, Panginoon. And syempre sa tulong mo, Panginoon, na ako po ay laging magpatuloy kahit gaano man yung kahirap yung buhay, Panginoon, dahil sa iyo, totoo na nakakaranas kami ng peace, meron kaming hope, Panginoon, and thank you for that. Sobrang-sobrang kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa iyo po namin maingat na pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Salamat. Salamat po muli sa lahat ng mga nagstay. Tomorrow po, Night of Joy, I believe Pastor Magda will share the Word of God. So, Amen. Supportan po natin tuloy ito hanggang sa Linggo po, muli. 50 lang man po, 50 lamang po on Sunday. At kailangan magpalista at naka-register po tayo dapat. Kaya, kung hindi po kayo nakaabot, may pagkakataon pa sa mga susunod pong Linggo. Yan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Salamat po ni Nang Lilia. Yan. Salamat po sa bawat isa. Sabi ni Nang Lilia, salamat. Amen. Sabi ni Sister Naina, God bless po.
Magandang gabi po hanggang sa susunod na Webes po muli. Ayan. Hanggang sa umabot po tayo ng 1 year ating anniversary. Amen. Alisin na po kami ng aming mga ano production number. Sa first anniversary natin. Amen. So napakasaya po. Amen. Na po ngayong gabi ito. So salamat po. God bless everyone. Thank you, Ma'am C. Thank you, sister. Thank you po. God bless po. Bye-bye po. God bless everyone. Bye-bye po. Thank you.